o pagsintang labis na makapangyarihan. Sampung mag-aamay iyong masasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat. Masunod. This band that I'm in feels too big without you. Don't know how to quit thinking about you. O pagsintang labis na makapangyarihan, sampung mag-aamay iyong masasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Ngayon mo lang ba narinig ang mga katagangyaan? Ano kaya ang ipinaparating ng pahayag na yan? Alamin natin sa araling ito. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Narito na naman po si Ginang Laika Roldan para makapagbahagi na naman ng isang aralin na nakapaloob sa asignaturang Filipino. Ito ay pinagdadaanan ng lahat ng mga nasa sekundarya, particular sa nasa ikawalong baitang. So lahat ng grade 8 students, dati second year, pinag-aaralan to. So buhay na buhay pa rin ang obra ni Francisco Balagtas, ang Florante at Laura. Ngayon tatalakayin ko po sa inyo at ipapakilala kung sino ba si Francisco Balagtas at ano ba ang meron sa Florante at Laura. Hindi ko po muna tatalakayin ang buod o mga pangyayari sa Florante at Laura. Ngayon, ang atin po munang topic, ang atin muna pong paksa, ay ang papapakilala sa mga tauhan ng Florante at Laura at magbibigay ako ng mga halimbawa kung yung katauhan ba ng mga tauhan ng Florante at Laura ay maaaring nakikita natin ngayon sa ating kasalukuyang panahon. Okay po? Okay, mag-umpisa. Si Francisco Balagtas, alam niyo, isa sa pinakamahalaga at pinakamaganda sa isang manunulat na kahit wala na siya sa mundo, na patuloy pa rin siyang nakikilala at naaalala at nagugunita sa pamamagitan ng mga akda niya. Sa pamamagitan ng mga mabuting nagawa ng isang tao, nabubuhay pa rin yung kanyang pagkatao kahit wala na siya sa mundong ibabaw. Okay, sino ba si Francisco Balagtas? Sino ba si Francisco Baltazar? At bakit niya naisulat ang Florante at Laura? Ito ba ay may kaugnayan sa kanyang buhay? Ang mga pangyayari ba dito ay maaaring nangyari din sa personal niyang karanasan? Okay, si Francisco Balagtas ay pinanganak noong 2 ng Abril taong 1788 sa Panginay Biga, Abulacan. Tinawag siyang Kiko Balagtas. Ang kanyang mga magulang ay sina Juana de la Cruz at Juan Baltazar. Ang buhay niya bilang manunulat, paigliin na po natin ang talang buhay niya. Yung Florante at Laura ay inialay niya sa kanyang minamahal na si Celia, si Maria Asuncion Rivera. Hindi sila nagkatuluyan dahil pagpala ang tunay yung pag-ibig ng dalawang taong nagmamahalan, minsan may hadlang at dyan pumasok sa eksena si Nonong Kapule, no? Nasa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa lapi, pinaganay niya ang kanyang kapangyarihan o mga salapi niya para hindi magkatuluyan itong si Francisco Balagtas at si Maria Asuncion Rivera, o mas kilala bilang Celia, at mayroong inisyal na Mar. Hindi sila katuluyan. Ipinakulong ni Nanong Kapule si Francisco Balagtas sa kasalanang hindi naman niya ginawa. So ang tao, gumagawa ng isang hindi magandang, nagawa ng kwento, gagawin yung lahat para lamang alang-alang sa pag-ibig. Pero mali. Mali yung ginawa ni Nonong Kapule. Dahil sa kagustuhan niyang mapupunta sa kanya si Maria Asuncion Rivera, nagawa niyang ipakulong si Francisco Balagtas. At dito na nga pumasok
ang dito na nga nagkaroon ng pagkakataon na makapagsulat si Francisco Balagtas. Kaya yung Florante at Laura ay iniaalay ni Francisco Balagtas sa kanyang minamahal na si Celia. Ngayon, bagamat hindi sila nagkatuluyan ni Francisco Balagtas, ni Kiko, ay nagkaroon ng isang obra sa pamamagitan ng pag-ibig. Alam mo yon, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig, ay nakabuo siya ng isang akda. At ito na nga ang Florante at Laura. Okay, ngayon alamin natin ang kilalanin natin ang mga tauhan ng Florante at Laura. At bigyan natin ng katauhan siya sa ibang tao. Or ako personal, gusto ko siyang ihalin tulad maaaring si Laura lintot sa sarili ko. So, mga ganong bagay. Okay, umpisahan na natin. Bago mawala si Francisco Balagtas, isa sa kanyang katagang binitawan ay napakabigat para sa kanya at para sa kanyang mga naiwan. Ang sabi niya, "Huwag mong hahayaan na maging makata ang alinman sa ating mga anak." So ito ay inabili niya o ipinahayag niya sa kanyang may bahay na kung saan bago siya mamayapa yung katagang iyon, siguro dahil naranasan niya ang pagiging isang makata, ang pagsulat ng maraming tula, ay hindi ganoon yung karanasan niya sa pagsulat ng mga tula ay hindi maganda yung naging karanasan niya. Kaya ang sabi niya sa kanyang asawa, "Huwag mo nga hayaan na maging makata ang alinman sa ating mga anak. Mabuti pang putulin mo ang mga daliri nila kaysa gawin nilang bukasyon ang paggawa ng tula." Napakalalim, napakabigat ng iniwan at hinabili ni Francisco Balagtas sa kanyang asawa bago siya mamayapa. Napakabigat at napakalalim ng iniwang mga kataga o habili ng mga salita ni Francisco Balagtas sa kanyang may bahay. Hukayin pa natin sa kailaliman, pero yung mensahe tago sa puso na hindi man literal na putulin yung mga daliri, wag lamang gawin ang bukasyon sa pagiging tula. Parang ayaw ni Francisco Balagtas na matulad sa kanya yung kanyang mga anak. Okay, ngayon pasukin natin ang isang obra niya na inialay niya kay Celia, ang Florante at Laura. Okay, so ang Florante at Laura ay tungkol sa isang pag-iibigan muli. Tungkol sa isang pag-iibigan ng dalawang lalaki sa dalawang babae. Sina Florante at Laura, si Aladdin at Florida. Na kung saan, magkakaiba man sila ng paniniwala sa buhay, magkakaiba man sila ng tinatahak na landas. Sa pamamagitan ng pag-ibig, pinaglalapit sila. Tila may mga paa na sinusundan o mga yapak na sinusundan ang bawat isa para matagpuan nila ang tunay na pag-ibig. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig ng isang lalaki sa isang babae. Ito ay tungkol din sa pag-ibig sa bayan. Ito ay tungkol din sa pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak at tungkol sa gagawin ng isang ama o gagawin ng magulang ang lahat para mapabuti yung kanyang anak. Pero sa kabila nun, meron din naman na gagawin lahat ng ama para lamang maagaw ang minamahal ng anak. So diba kung mas palalimin natin ang pagtuturo ng Florante at Laura, hindi lang siya tungkol sa pag-iibigan ni Florante at Laura. Napakarami nitong mensaheng nais iparating sa atin. Na hindi lang siya natapos
sa kung saan na ipinaglaban or nagtagumpay ang pag-iibigan ni Florante at Laura, ni Aladdin at Frida, kasi nagpapakita din to ng pagtatagumpay sa ipinaglalaban niya sa isang sa bayang kanyang nasasakupan. Okay? Tungkol din ito sa kung paano iniligtas ng isang gererong Moro ang kanyang kalaban o kalaban ng kanilang relihiyon. Ngayon, tatalakayin ko sa inyo, sino-sino ba ang mga tauhan sa Florante at Laura? Okay, una, syempre, si Florante. Kay sino ba si Florante? Si Florante ay isang makisig na binata na anak ni Duke Briseyo at Prinsesa Floresca. Siya ang pangunahing tauhan sa akda ni Francisco Balagtas na Florante at Laura. Isa rin siyang mandirigma at umibig sa napakagandang dilag na si Laura. Isang mapagmahal na anak, isang mapagmahal na kaibigan, isang mapagmahal na tagapagligtas ng bayan. Kasi si Florante, kung ating ihahalin tulad sa kung sino siya ngayon, siya ba? Di para sa akin, parang siya yung asawa ko. Kasi pinaglaban niyo yung pag-ibig namin. Nagdaling kami sa hindi, alam mo yun, na pagsubok, pero nalagpasan namin at nagwagi pa rin ang kapangyarihan ng pag-ibig. Okay, para sa iyo, kanino mo yahan tulad si Florante? Kung ang katangian niya ay isang makisig na binata, isang mapagmahal na anak, isang mapagmahal na, alam mo yung pag-ibig, mapagmahal sa bayan. So para sa iyo, kanino mo siya iyahalin tulad? Okay? Ikalawang tauhan. Siyempre, kung may Florante, dapat may Laura. Okay, si Laura, ang anak ni Haring Lenseyo at ang natatanging pag-ibig ni Florante. Tapat ang puso sa pag-ibig, ngunit dumating sa pagkakataon na may isang lalaki na inagaw, pero hindi nagwagi. Okay, kung babasahin natin ang nilalaman ng Florante at Laura, kahit may hadlang sa pag-iibigan, nagwawagi pa rin dahil makapangyarihan ng pag-ibig. Okay? Si Laura, para sa akin, kung syempre, inalin tulad ko na si Florante sa asawa ko. Syempre ako si Laura. Hindi man magandang dilag, pero tapat yung pag-ibig kay Florante. So, tapat ang pag-ibig ko sa asawa. Okay? So, kasunod. Kung may Florante, may Laura, syempre, kapag tunay at tapat ang pag-ibig, hindi mawawala ang karibal. Kaya papakilala ko sa inyo si Adolfo. Si Adolfo, anak ng magiting na si Conde Sileno ng Albania. Kung si Conde Sileno ay mabuti, kabaliktaran niya si Adolfo. Kung si Florante ay mabuti, kabaliktaran niya si Adolfo. Si Adolfo ay malaki ang inggit kay Florante, hindi lang dahil kay Laura. Hindi dahil lamang si Florante o si Laura ang inibigay si Florante. Kasi simula pa lang, hindi pa man magkakilala si Florante at Laura, doon pa lang sa pinapasukan nila na eskwelahan na ang guro ay si Antenor, nakitaan na ng kainggitan o inggit sa puso si Adolfo. Dahil nung wala pa si Florante doon sa eskwelahan na yon, ang nangunguna lagi ay si Adolfo. Ngunit tumating yung panahon na ipinadala si Florante ng kanyang ama at ng kanyang ina, kahit labag sa kagustuhan ng kanyang ina na mag-aral siya at mapalayo sa kanila, ay wala na din naman nagawa. Una, para maging independent din. Tapos nung dumating si Florante doon, nawala na ang pangalang Adolfo. Puro Florante na ang naririnig ng mga nasa paligid nila. So namumulaklak ang pangalang Florante. So doon nag-umpisa yung inggit ni Adolfo kay Florante. Kaya nung malaman ni Adolfo na yung kanyang iniibig na si Laura ay si Florante pa rin ang gusto, doon lalo sumabog si Adolfo. Kaya ginawa niya ang lahat para agawin si Laura, pero sa huli hindi siya nagtagumpay. Okay? So ngayon, sabi nga si Adolfo, sa panahon ngayon, siya yung mga agaw.
Siya yung taong punong-puno ng ingit sa puso, yung hindi nakukontento sa kung anong meron siya. Babae man o lalaki, kung ikaw ay ganun, maaring nakuha mo yung personalidad ni Adolfo. Yung hindi makontento at hindi nagiging masaya kapag hindi gumawa ng isang bagay na makuha lang niya yung gusto niya, kahit sa maling paraan. Okay? Kasunod? Si Aladdin. Okay, si Aladdin ay isang gererong Moro na prinsipe ng Persia na anak ni Sultan Ali Adab. Kabaliktaran din to ni Florante, kasi kung si Florante may mabuting ama, may mabuting magulang, si Aladdin wala. Kasi alam niyo si Sultan Ali Adab, ama ni Aladdin, inagaw niya ang kanyang minamahal na si Florida. Biruin mo, naging karibal niya ang sarili niyang ama. Pero hindi nagtagumpay. Sa panahon ngayon, di ba napapalud natin sa Tulfo, may mga Aladdin, hindi niya naranasan ang totoong pagmamahal ng isang ama. Tapos, yun po pala ang magiging rason para maagaw si Florida. I mean, sarili mong ama, naging karibal mo. Di ba? Kung tutuusin, hindi dapat, pero meron pala. At sa realidad, may nangyayari talagang ganun. Yung mga napapanood ko sa Tulfo, ama, naging karibal yung anak. So, nangyayari sa totoong buhay. Okay. So, bukod sa si Aladdin ay isang magiting na gererong Moro, siya rin ang tumulong kay Florante nung siya ay muntik ng lapain ng mga leon. Nang itali siya ni Adolfo sa puno. Okay? So, nakrinig nyo naman kanina na si Aladdin ay isang gererong Moro, tapos si Florante isang Kristiyano. Kita nyo magkalaban, di ba? Magkalaban sila sa paniniwala. Pero nanatili ang katapatan ni Aladdin sa pagtulong sa kapwa. Kaya check si Aladdin. Ngayon, si Aladdin, masasabi natin siya yung mga tao na siya yung tao na kahit kaaway ay bukas pa rin ang isipan at puso sa pagtulong sa tao. Okay? So kung may Aladdin, syempre may Florida. Paisa sa tauhan ng Florante at Laura ay si Florida, na isang matapang na babaeng Moro na tumakas sa Persia para hanapin si Aladdin. Kasi nga, magpapakasal na sana si Florida at si Sultan Ali Adab. Pinili kasi ni Florida na magpakasal kay Sultan Ali Adab para sa kaligtasan ni Aladdin. Kasi nga naman, hinatulan ni Sultan Ali Adab yung kanyang sariling anak na si Aladdin na napupugutan ng ulo. Diba? Tapos, hindi kita pupugutan ng ulo. Sabi niya, hindi kita pupugutan ng ulo. Umalis ka na dito sa ating bayan. Kaya naman nung umalis si Aladdin, nung araw na ikakasal na si Sultan Ali Adab at Florida, tumakas si Florida. So siya ay nagpanggap na gerero para siya ay makaalis at matakasan ang kasal nila ni Sultan Ali Adab na ama ni Aladdin na kanyang minamahal. Kaya naman, isa dahil ang pag-ibig, di ba sabi ko nga, maaaring may yapak ang pag-ibig na susundan kung talagang totoo yung pag-ibig. Kaya naman si Florida, pumunta sa kagubatan, hinanap si Aladdin. Tapos, ang natagpuan niya naman sa kagubatan noon ay si Laura na muntik ng gahasain ni Adolfo. Sa pamamagitan ng kanyang pana, naligtas niya si Laura. Biruin mo, Florante, iniligtas ni Aladdin. Laura, iniligtas ni Florida. So, si Aladdin at Florida, sila yung mga tao na handang itaya yung buhay nila para iligtas ang kapwa nila. So, marami pa rin sa panahon ngayon na ganun yung personalidad na marunong tumulong sa kapwa kahit buhay nila ang nakataya. Okay, kasunod na tauhan ng Florante at Laura ay si Menandro. Kay si Menandro, ang tapat na kaibigan ni Florante na lagi niyang kasama sa digmaan.
Okay? So, si Menandro, sa panahon ngayon, sila yung kaibigan natin na matapat at kaya tayong samahan sa lahat ng pagsubok natin sa buhay. Kaya kung may kaibigan kang tulad ni Menandro, masaya ako para sa'yo. At napakaswerte mo. Kasi bibihira na ngayon ang makapagpo ng mga kaibigan na kaya kang samahan sa hirap man o ginhawa. Parang pag-ibig lang, diba? Okay, kasunod? Ito yung mga iba pang tauhan ng Florante at Laura. Duke Briseyo. So, si Duke Briseyo ang mabait na ama ni Florante at tagapayo ni Haring Linseyo ng Albania. So, si Prinsesa Laura ay anak ng Hari ng Albania. Tapos, ang tagapayo ng Hari ng Albania ay si Duke Briseyo na anak naman, na ama naman ni Florante. Na kung saan, doon sila nagkatagpo. Diba? Ang pag-ibig talaga, kahit gaano kalayo kapag kayo ay kayo. Kapag kayo yung itinadhana, iginuhit ng kapalaran, kayo talaga. Parang yung asawa, kami ng asawa ko, hindi naman namin nakalain na kami eh. Wala kaming common friends, wala kaming ipinakilala sa isa't isa. Yung bigla na lang, boom, biglang isang araw, nag-chat siya sa akin. Tapos, alam mo yun, na parang, as in, hindi ko akalain din na siya yung mapapangasawa ko, pero I'm so blessed na siya yung asawa ko. Kaya kung mapapanood mo ito, mahal, I love you. Okay, kasunod, iba pang tauhan ng Florante at Laura ay si Prinsesa Floresca, ang mahal naman na ni Florante. Okay, si Prinsesa Floresca dito sa Florante at Laura ay binawian ng buhay. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kalungkutan. Kalungkutan ng pagkakawalay ng matagal kay Florante dahil nga nag-aral siya. Okay? So, sa panahon ngayon, may mga tao na nadadaig ng kalungkutan. Huwag po tayo magpadaig sa kalungkutan. May mga tao naman po sa paligid natin na kaya tayong pasayahin. At mismo sarili natin, kaya nating sumaya nang wala yung ayaw sa atin. I mean, may mga taong ayaw sa atin, huwag tayong magpadaig. Diba? Huwag po tayong magpasakop sa lungkot dahil, diba, hindi maganda ang epekto noon sa atin. Okay, kasunod, si Haring Linseyo, syempre, siya ang hari ng Albania at ama ni Prinsesa Laura. Next, Antenor. Okay, ito yung nabanggit ko na kanina. Si Antenor, siya yung guro ni na Florante at Adolfo. Na kung saan, mabuting guro si Antenor. Kasunod, Conde Sileno. Si Conde Sileno ay ama ni Adolfo na taga-Albania. Sabi ko nga sa inyo, kabaligtaran ang ugali ni Adolfo, si Conde Sileno. Next, General Miramolin. Ang general ng Persia na lumusob sa Crotona, siya ay napatay ni Florante. Diba kayang ipaglaban, sabi ko nga sa inyo, Florante at Laura, itong di lamang tungkol sa pag-ibigan ng dalawang tao, kundi sa pag-ibig din sa bayan, kung paano may paglalaban yung bayan mo. Okay? Sultan Ali Adab, ito na nga yung ama ni Aladdin na umibig kay Florida, na dapat ay manugang niya. Okay? Next, Menali po. Si Menali po naman po ay pinsan ni Florante na tumulong sa kanya nung sanggol pa lamang siya dahil dadagitin siya ng bitre. Yung bitre yung malaking ibon na kasi dapat noon, nung bata pa lamang si Florante, wala na siya. Pero dahil magaling si Francisco Balagtas, nilagyan niya ng twist. May darating dito na isang tao na tutulong kay Florante at ito gagawin kong pinsan niya. So, yun yung si Menali po. So, para hindi matapos agad yung kwento, yung akda, lalagyan natin ng twist. Diba? Nagdadagdag tayo ng tauhan o sa isang tagapagligtas para magpatuloy yung kwento. Ang Crotona na ama ni Prinsesa Floresca at lolo, syempre, ni Florante. Kaya tinagurian si Floresca na ina ni Florante na prinsesa kasi siya, anak siya ng hari. Okay, so sila ang mga tauhan ng Florante at Laura na may mga katauhan din sa realidad ng buhay. I mean, yung personality nilang na nakita natin sa Florante at Laura, maaaring mailin tulad mo. Alimbawa, si Prinsesa Floresca, maaaring mong mailin tulad sa nanay mo kasi yung pagmamahal ng ina sa kanyang anak.
Bawa si Adolfo kanina mo ay haling tulad. So pag nagtuturo ako ng Florante at Laura, inire-relate ko ay iniuugnay ko sa kung maaari nating iugnay yung katauhan. So lagi akong ganun pag nagtuturo ako. Alam niyo na mga mag-aaral ko na nung itinuturo ko sa kanilang Florante at Laura, so sino ba si Adolfo sa panahon ngayon? Sino ba, kanino ba natin pwedeng ihaling tulad si Florante at Laura sa panahon ngayon? Okay, di ba? Doon sa kwento ng Florante at Laura, nakitaan natin na si Florante at si Laura ay may karibal na si Adolfo. So maaari na kung ibe-base natin sa talambuhay ng may akda na si Francisco Balagtas, maaaring si Adolfo ay si Nanong Kapule na naging karibal niya kay Maria Asuncion Rivera. Ang kaibahan lang, nagkatuluyan si Florante at Laura, si Francisco Balagtas or si Kiko at si Mar ay hindi nagkatuluyan. So, di ba? May mga ilan na pangyayari sa Florante at Laura na katulad sa buhay ni Francisco Balagtas o ang mismong may akda. Okay? So, sana po ay natutunan nyo at nabuhayan tayo na ay, yun pala yung mga tauhan ng Florante at Laura. So, ito man ay may kakulangan, paumanhin po muli. At sana ay natuto kayo sa aking pagtalakay sa mga tauhan ng Florante at Laura. Sa susunod naman po ay ang mga ilang pangyayari sa Florante at Laura. Kay muli, magandang umaga. Ako po si Linang Laiga Rondan.